Alright mga amigo, sa ginanap na 61st Annual WBC Convention sa Uzbekistan, inilabas na nga po ng WBC ang ilang mahalagang balita at kautosan na magaganap pagtapos ng ilang mga paparating na laban ngayong 2023. Unahin na natin mga amigo sa paparating na laban sa November 25 ni WBC Interim Super Middleweight Champion David Benavides at Demetrius Bubu Andrade. Sa mga amigos natin hindi nakakaalam, si David Benavides po ang pinakagustong makita ng mga boxing fans na makitang labanan ni Super Middleweight Undisputed Champion Saul Canelo Alvarez, sapagkat bukod sa inaasahang all-out war ang mangyayari pag naglaban silang dalawa dahil sa ang estilo nga po nitong si Benavides at Canelo ay parehong pasugod, bukod po dyan mga amigos, may unfinished business talaga itong si Saul Canelo Alvarez kay David Benavides. Dahil naging undisputed nga po itong si Canelo Alvarez sa super middleweight division, nang hindi man lang nilalabanan ng tunay na WBC super middleweight champion na si Benavides. Kung ating matatandaan po mga amigos, natanggalan lang po ng WBC belt noon si Benavides dahil sa timbangan, hindi po dahil sa tinalo siya ni Canelo Alvarez. Kaya naman heto ang kautosan ng WBC ngayon sa ginanap na annual WBC convention. Sino man daw ang magwagi kina Benavides at Andrade, finally ay uutusan na ng WBC si Canelo na labanan. So good news po yan mga amigos, lalong lalo na sa ating mga boxing fans dahil medyo matagal na rin talagang iniiwasan ni Canelo si Benavides at Andrade. Sa iba pang balita mga amigos, ang magwawagi naman daw po sa paparating na laban ni Devin Haney at Regis Prograis para sa WBC Super Lightweight title. Ang magiging mandatory naman daw po niyan mga amigos ay si Sandor Martin, ang boksingerong tumalo kay Mikey Garcia at nagpahirap noon kay Teo Pimol Lopez. At sa paparating naman po na Undisputed Super Bantamweight Championship sa pagitan ni The Monster Naoya Inoue at ang ating pambato na si Marlon Tapales, ayon sa WBC, ang susunod na magiging mandatory challenge ng mananalo dyan ay si Luis Pantera Neri. So pasensya na kaagad kay Idol Cuadro Walas Jan Riel Casimero dahil hindi po talaga uubra yung maingay lang tayo sa mga fans natin sa Pinas. Kung gusto talagang masungket ni Idol Casimero ang Naoya The Monster Sweepstakes, dapat po gumawa siya ng ingay sa labas ng bansa. Labanan ng mga world-rated fighters like Rais Alim, Sam Goodman, Murodjon Akhmadaliyev, or maybe Stephen Fulton. Sa aking opinion kasi mga amigos, hindi po talaga mapapansin worldwide si Idol Casimero kung ang mga boksingerong tulad lang nilang Itumbwa, Akaho at Uguni ang kanya mga makakalaban.